Alam kong mabubuti ang kumupkop kay Luke, kaya ang laki ng papasalamat ko sa kanila. Niyakap na naman ako nito. Ang sarap mong mahalin, sabi nito. Ang sarap mong magmahal, sabi ko. Iniharap niya ako sa kanya. Abby Salazar. Wow, buong pangalan ko talaga. Lumuhod ito sa harapan ko. Will you marry me? Please marry me. Nagulat ako dahil may hawak na naman siyang singsing. Hindi ko alam kung ilang beses balak nitong mag-propose sa akin. Mas maganda ang singsing na ito at mas malaki kumpara sa engagement ring na binigay niya noon. Hey, magsalita ka! Masungit na naman ito at naiinip sa isasagot ko. Abby naman! Hi, Luke! Nagulat lang naman ako ang daming beses mo na nag-propose sa akin. Yes! Yes! Yes, Mr. Esteban! I will marry you. Kahit ilang beses ka pang mag-propose, yes pa din ang isasagot ko sa'yo, Luke. Patay na patay kaya ako sa'yo. Noon pa man, stalker mo nga ako, diba? Natatawa na lang ako sa mga naiisip ko. Isinuot na niya sa akin ang singsing at tumayo. Thank you, Abby. I love you so much. Pakakasalan kita kahit saan pang mamahaling simbahan. Sabi niya at siniil ako ng nag-aalab na halik. Abby, gusto ko munang maikasal tayo bago tayo pumunta ng Tagaytay. Yun ang sabi ni Luke. Sa totoo lang ay ayoko ng malaking handaan o mamahaling kasalan. Nakipagtalo pa ako kay Luke dahil ang gusto niya ay magmumukha daw akong reyna sa araw ng kasal. Napakunot ako nang nalaman kong aabuti ng bilyon-bilyong salapi ang gagastuhin niya sa kasal namin. Kaya pinilit ko siyang sa West na lang ikasal. Sa huli ay pumayag din ito at mga kaibigan lang namin ang imbitado dito. Natapos ang simpleng kasalan namin ni Luke at isa na akong ganap na Mrs. Esteban. Ito na ata ang pinakamasayang araw na nangyari sa akin. Pagkatapos ng kasalan ay diretso kami sa reception. Doon na mas magara dahil ginanap ito sa isang 5-star hotel dito sa Pilipinas. Masaya ako at nakapunta ang mga kaibigan ko sina Mindy at Vince. Tumawag naman sa akin si Tanya na hindi siya makakapunta dahil may business silang inaasikaso sa Canada. Naiintindihan ko naman dahil alam kong ginagawa niya yun para sa mga anak nila ni Dale. Mahal! Tawag sa akin ng asawa kong si Luke. Yes? May kakausapin lang akong importante. Babalik din ako. Ikaw na munang bahala sa mga bisita natin. Pagkasabi niya ay hinalikan niya ako at umalis na kasama ang tauhan niyang si Hernan. Asikasong asikaso ko ang pamilya ni Mindy na siyang tumulong sa akin. Kasama ko naman ang munti kong anghel na si Alaura na himbing pa din sa pagtulong. Mindy, pumayat ka na ah! Una ko talagang napansin yon dahil halata ng pagbawas nito ng timbang. Shhh! Nagda-diet na ako. Huwag kang maingay dyan ha. Natutuwa pa din ako dahil hindi pa din ito nagbabago. Ilang oras pang lumipas at wala pa din si Luke. Kaya pinabantayan ko na muna kay Mindy si Alaura para hanapin ang asawa ko. Hi, saan ba pumunta yon? Nasa baba na ako ng hotel nang makita ko si Herman at Luke na nag-uusap. Nagtago ako saglit para makinig. Pahirapan niyo, kung kinakailangan patayin niyo na, sabi ni Luke. Okay boss, malaki-laki rin ang kasalanan ni Corazon sa asawa niyo at sa ama mo, kaya kami nang bahala. Oo nga, naaalala ko na naman na wala na ang ama ni Luke, kaya nalulungkot ako para dito. Hinding-hindi na makakalapit ang babaeng yan sa mag-ina ko, sabi ni Luke. Kami nang bahala, boss. Lumapit na ako kay Luke at nagulat ito. Mahal, anong ginagawa mo dito? Luke, mag-usap tayo. Halata ang kaba sa mukha nito. Luke, ipakulong mo na lang si Corazon. What? No way! Papahirapan ko siya. Luke, susundin mo ba ako o gusto mo pang magalit ako sa'yo? Ipaubaya mo na siya sa mga pulis. Okay, fine. Ikaw ang masusunod. Kinuha nito ang phone.
Hernan, change the plan. Ipapakulong na lang natin si Corazon. Yun ang utos ni Commander. Natawa pa ako sa sinabi nito. Mabuti naman at nakinig ka, sabi ko. You're the boss, sabi nito. Mabuti naman alam mo, Luke. Tara na at naghihintay na mga bisita natin. Hinila ko na siya papasok ng elevator. Nang gabi ng aming honeymoon. Luke, hindi nga kasi pwede. Meron ako. Panay ang pangungulit sa akin ito. Abi, simula nang bumalik ako, hindi pa tayo nagsisiping. Luke, meron nga kasi ako. Di ba masama yun? Baka makasama sa atin. Okay lang, ngayon lang naman eh. Pagbigyan mo na ako, honeymoon naman natin ngayon eh. Napagdesisyonan namin na sa resort mismo ng Tagaytay mag-honeymoon para makapagpasalamat na din kami sa mga tumulong kay Luke. Ang anak naman namin ay iniwan namin sa pangangalaga ng mga magulang ni Mindy. Ayoko nga, nakakadiri. Ayaw mo nun, first time nating gagawin to. Eto na naman ang mga kalukuhan niya. Ako? Oo, ikaw nga dyan, ang dami mo naging babae eh. Alam ko yun dahil sobrang inisto ko talaga siya. Hey, hindi na natin dapat pag-usapan yan. Ikaw lang ang minahal ko. Ewan ko sa'yo. Sige na, pagbigyan mo ng gwapo mong asawa. Okay, sige, pero ngayon na nga at huwag na nating ulitin. Tuwang-tuwa ang loko nang pumayag ako. May nangyari sa amin ng gabi yun, kakaiba dahil meron ako, sobrang disgusting man ay ginusto ko din naman to. Kinaumagahan ay maaga kaming lumabas ng resort. Pupuntahan na namin ang mismong lugar kung saan iniligtas ang buhay ni Luke. Ilang oras din ang biyahe, mahigit 2 oras. Nang makarating, ay nagbayad ng malaking halaga si Luke sa tricycle driver para ipagmaneho kami hanggang sa bahay nila Stella. Nang makarating kami ay inayos ko na ang sarili ko at nakangiti ng maluwag. Pareho pa kami nakaputi ng asawa ko. Gusto ko kasing magkatulad kami ng kulay para malinis tingnan. Dala ng init ng panahon ay naka-shades kami at naka-hat ako na kulay pula. Halatang bakasyonista kami ng asawa ko. Tao po, kumatok ako sa loob at kaagad naman may nagbukas na magandang babae. Anong kailangan mo? Magsasalita pa lang ako ngunit bigla-biglang sumigaw ito at tumakbo sa asawa ko. Luke, nagbalik ka! Niyakap niya si Luke ng kahigpit. Alam mo bang araw-araw kitang hinihintay? Sabi nito habang hawak-hawak niya ang mukha ng asawa ko. Sandali Stella, narito ako para magpasalamat ng buo sa inyo. Kasama ko ang asawa ko. Hinila ako ni Luke at hinigpitan ang hawak sa bewang ko. Hi, sabi ko. Siya ba ang asawa mo? Tanong ni Stella. Oo, siya si Abby Esteban, my lovely wife, buong pagmamalaki ni Luke. Wala ang ina dito, biglang sabi ni Stella. Kuya Bert! May lumabas na lalaki na tansya ko ay nasa high school pa lang. Juan, kamusta ka na? Kuya, okay lang. Ikaw, kamusta na? Sino siya? Ang ganda-ganda mo naman, sabi sa akin. Sa totoo lang ay kamukha ko daw si Hailey Binet at parang pinagbiyak daw kami. Mas maputi nga lang siya dahil hindi naman siya Pinoy. Maliit ang mga mata ko na katulad ng sa kanya. Matangos at maliit lang talaga ang ilong ko at ma-cheeks ang mga pisngi ko. Ate, ang ganda niyo. Parang kayo po si Hailey Binet, yung artista, sabi nung lalaki. Natuwa naman ako dahil pang ilan na kasi siya ang nagsasabi nun. She's my wife, Abby, pakilala sa akin ni Luke. Kuya Luke, ang ganda niya talaga. Sana makakahanap rin ako ng katulad niya. Nakakataba naman ang puso ang mga sinasabi ng batang lalaki na to. Juan, tama na nga yan, sabi ni Stella. Wala ang inay dito at nasa palengke siya. Ganun ba? Naku, sayang naman. Ah, Stella, salamat. Iniligtas niyo si Luca. Kung wala siyang mangungulila talaga kami ng anak ko, sabi ko. May anak kayo? Ah, oo.
Hindi lang namin nasama kasi honeymoon namin ngayon eh. Hindi na nagsalita ito at nakasimangot na tumingin sa akin. Ang asawa ko naman ay nagpasya ng umalis dahil wala naman din ang ina ni Stella. Teka, wag muna kayong umalis. Hintayin niyo si inay. Kung okay lang sa inyo, sana dito na lang kayong maghapunan. Alok ni Stella. Thanks, but it's okay. We need to go. Agad na sabi ni Luke. Luke, ano ba naman? Nagmamagandang loob na nga eh. Sige Stella, dito na muna kami. Maraming salamat ha. Talaga? Naku, sige tara na at pumasok na kayo sa loob. Masayang sabi nito. Ano kayang mangyayari ngayong nagkita na si Stella at si Luke? Abangan natin ang susunod na kabanata.